May mga napangay na ba doon, kuya? Wala pa. Wala pa. There's always a first time, eh. Oh! Oh, lamig! Ano yung buntot ka? May buntot ka ng buhaya! Okay. First time na pala, bali, anim na beses po tayo magkakaroon sandali. Anim? Yes po. Mga adventure talaga. Yes. Pang-apat pa lang yan, malalim na agad. Oh, kuya! Good morning, motorista! Siyempre, meet muna natin yung makakasama natin today, ang motor team, or ilan sa motor team. Let's go! So, meet up tayo dito sa Petron Los Baños, sa boundary ng Bay Laguna. Let's go! Yay! Kamusta? Ang tagal-tagal na tayo hindi nakita. Nung akyat pa yung huli, ha? Kamusta? Kamusta? Nag-meet na kayo, di ba? Ayan, si JM, kamusta? Pangalan mo, bro? Herbert. Bert? Herbert. Ah, Herbert. Okay, nice meeting you. Kamusta kayo? Pawis na pawis ka na agad. Grabe, nag-workout ka na, oh. Grabe, nawalang taba, oh. Kamusta, madam? Kamusta? Hike ulit tayo. Basta. Ito yung mga gamit namin, no? Siyempre, Airmax PCX. Asan nyo sa'yo, Papa Dams? Andun sa harapan pala. Hindi, ano to? Airmax. Ah, nandun. Ah, ito mabisa mga maliliit na motor. A few moments later. Kasi nagpalit naman ng relay kasi nawala rin yung sangawa yung mga... Saka ano na rin, sa tagal na rin na. Alright, gear up na tayo. Tayo ang mag-marshal and siguro sweeper minsan kasi mag-shoot nga tayo. Si Papa Scoopy ang mag-lead. So ito, scooter gaming tayo. Ang dami namin naka-NMAX. NMAX. Meron tayong isang Gixxer, PCX at isa na namang NMAX. At meron tayong exciting S400, no? Si Papa Dams, siya lang naka-big bike sa amin. Pero scooter pa rin. Scooter gaming, let's go! Whew, nakakamiss sa scooter gaming! Kilometers, 1 hour and 10 minutes. Let's go. Tourist capital of Laguna. Welcome tayo ng kakambal ko. Mukhang yung pupuntahan natin. Nakaabang na si kakambal na ulan. Paite! Alright, so pinapadiretso tayo pero sa Google Maps yan. Pinapaliko na tayo ni Google Maps. Sige, sundin lang natin si Papa Scoopy, ang ating lead. Welcome to Pangil. Yes, Pangil Laguna na tayo. So ito pala ang boundary niya.
left turn. Ah, ayan. Fiesta. Malapit na tayo. ₱240. Ito na yung palengke, oh. Palengke ng pangil. If I'm not mistaken, oh, first time ko makakarating dito. Nice, nasa right side na. Municipal Hall. Here you go. Oh, meron palang saan ito pwede mag-park. Yan, dyan. And we're here. Yung, so andito na nga tayo sa munisipyo mismo ng Pangil. Ito sa likod natin. And si Jose Rizal, statue niya. At ito yung statue nung kanilang hero. Ito, punong lupon. Naghimagsik. So nung 1571 pa yan. Imagine mo. At ito mga kasama natin. Kumusta? Ito nga pala si Leo. Sila yung magiging guide natin today. Nakamotor din sila. So ito yung mga kasama nating ibagin. Nakita nyo na yan kanina. Si Paolo, kumusta brother? Si Papa Scoopy at si Mrs. Scoopy. Ayan, Mr. and Mrs. Scoopy. Good morning, motorista. Good morning. Tsaka siyempre si Papa Dams. Alam mo, Teresa, sa lahat, tumatanda na, once a year ride na lang. Annual ride. Annual ride. Tsaka si Will Ann. Hello. Ito nga pala yung church. Ayan, ito yung church. Sa tabi lang natin. Ganda, no? So meet lang natin yung mga kasama natin. Yan pala yung kasama natin. Isa si RA. Ayan, isa pa. Isa pa nating guide ngayon. Pupunta tayo ngayon ng Pangil River Eco Park. Pero, bago yon, may bibisitahin lang tayo saglit dito sa Wawa, no? Para makita natin yung ganda ng river, ng Pangil River. Let's go! Ang Pangil ay isang fourth class municipality sa probinsya ng Laguna. According sa 2020 census, meron itong populasyon na nasa mahigit 25,000 na katao. Ang land area nito ay nasa 45 square kilometers at may 8 barangay. Ang 6 na barangay nito ay nasa paanan ng Sierra Madre Mountain Range at ang 2 ay nasa bandang Halhala sa Rizal. Merong 3 versions kung paano nakuha ang pangalan ng Pangil. Una, naipangalan daw ito sa Pangil ng Wild Boar. Pangalawa, ang unang native inhabitants ng lugar na ito ay tinawag na Pangilagan. Ang pangatlo at ang pinakasikat ay ipinangalan sa bayaning Gat Pangil na siyang namuno sa mga naunang nanirahan dito noong panahon ng Kastila. Kaya't meron pang statwa nito sa munisipyo. So sila nga ang ating guide, no? Si Leo at si RA. Sundan natin. Pupunta tayo ngayon sa Wawa. Motorista, so dito na nga tayo sa Wawa and makikita nyo dito, grabe ang lawak pala, no? Kita nyo tong field na to. Yan, napakalawak nyan. Tapos dun sa kabilang side natin, ito na yung Pangil River mula dun yan, sa dulo. I think nasa 12.5 kilometers. Yeah, 12.5 kilometers yung Pangil River hanggang dito. Ito na yung dulo ng Pangil River hanggang dun. Kasi doon, nandun na ang Laguna de Bay. The Pangil River, also known as the Bambang Hari River, ay may habang 12.5 kilometers. Isa ito sa 21 river tributaries ng Laguna de Bay at laging minomonitor ng Laguna Lake Development Authority or LLDA sa pamamagitan ng 15 river monitoring stations. Mula sa ilang barangay sa Pangil, ito ay natatapos sa Laguna Lake. So next stop natin is bibili tayo ng food for lunch, no? And possibly for dinner. So meron silang recommend dito na bilihan nga ng mga for delivery na food. Okay, tingnan natin. A few inches later. Alright, so kain na tayo. Dito tayo sa Fiesta Pangilenian. Tama ba yung pronunciation ko? Ito yung mga locals. Siyempre, chine-check natin kung tama. Dito na tayo magla-lunch sa halip na doon sa venue. Para unang-una aircon kasi sobrang init sa labas. Pangalawa, para wala na tayong kalat doon. Okay?
Ito yung mga in-order natin, sobrang dami. Ito na yung chop suey ba? Chop suey to, no? Malamang? Chop suey. Chop suey and ito yung pansit. Sabi ni ate, good for ito, para may idea kayo. Ito yung kamay ko. Yan, ganun. Karaming serving niya. This is good for 2 to 3 daw. For 3 persons. Kung yun lang yung kakainin mo, pwede. Pero madami pa namin kakainin. Lechon. And butter chicken. Wait, tignan mo nga nung makita kung paano. Galit ko. 12 seconds later. Alright, tapos na tayo. Sobrang busog. Ngayon, papunta na tayong diretso sa Pangil River Eco Park na tayo. So, motorisas, nakarating na tayo dito. Actually, nakapag-swim na rin tayo dito. Pero nung time na yun, bitin. Kasi magdidilim na. Ito sa taas yung link kung gusto nyo mapanood. Sobrang nag-enjoy din kami dun. Ngayon, ito, mas matagal tayo. Kaya mas magbababad tayo. And, pupunta rin tayo sa isang waterfalls. So, nakakatuwa, may konting trek daw. Pero, yeah, sasama ko kayo. Puntahan natin, let's go. Okay, dito na tayo. Papasok na ba? Sige, pasok ka. Parking, 10 pesos per motorcycle. Pay at the cashier. So dito yung parking, pero dahil nga Sabado ngayon, ang daming tao. Ang daming tao ngayon, boss, ano? Sabado eh. Alright, so dito ang parking ng mga motor. So dito na tayo ngayon sa Pangil River Eco Tourism Park or Eco Park. Ito yung parking area niya. Naalala nyo ba yung last time? Anyway, sa mga hindi nakapanood, again, nandun yung link sa description. So ito yung parking area nga natin, ang motorcycle. At dito naman yung mga four wheels. Pero sa ngayon, dahil nga Saturday, punuan. Okay? Nandun yung room natin, mamaya makikita nyo. Dito muna tayo sa pinaka-entrance. Let's go! Ang Pangil River Eco Tourism Park ay isang kilalang destinasyon dito sa Pangil para sa mga nature lovers at adventure seekers. Ito ay nasa Barangay Natividad at napapalibutan ng malalaking puno at nadadaanan ng Pangil River. Kilala ito sa Ambon-Ambon Falls Trek, River Tubing, Camping at Swimming. Nasa 2 to 3 hours ang biyahe mula Metro Manila hanggang dito, kaya perfect itong weekend getaway for families and barkadas. So ito yung fee para sa post trekking. Ayan, so ito yung isang room. Ayun. Pasok tayo sa isang room. There you go. Ayan din yung CR natin. Room rates nila ay average of 2,500 per room. Good for 4 people na yon. At meron ding rooms na pwede pang lagyan ng extra bed. Kung gusto nyo mag-inquire for a particular room, pwede kayong bumisita sa Facebook page nila at mag-send ng message. It's nothing super fancy, pero nandito naman tayo para ma-enjoy nature, di ba? Almost very basic, but kumbaga it gets the job done, no? It's not the newest, obviously, dahil medyo matagal na rin yata itong buildings na to. Pero para sa tutulugan mo, swak na swak. 12 seconds later. Ay, ito ba yung pagpipilian? Ang laki nga! Ha? Mas malaki pa ito eh! Ah, this is sad. Dito na ako. At Tarisa, so dito na tayo sa room natin. Hindi ko pa alam kung sino makasama natin. But ito yung entrance, no? Ito yung entrance, ito yung daan papunta doon. Eh si Papa Dams, tinulungan tayo. Oh, okay ka lang? So ayan, dito yung daan. And ito na, yung kwarto natin. So pasok tayo, quick room tour. Yan, so nilagay lang natin dito, magulo. Di pa natin alam kung sino mga katabi natin, beds natin. Okay, so sobrang excited ako sa ating maging activities for today. Kasi nga, magte-trek tayo papuntang falls. So magbihis muna tayo kasi definitely mababasa daw. So bihis tayo ng shorts at saka slippers. Let's go! Alright, so galing na tayo sa room and ready na tayo. Ready na. Slippers na tayo at ready na tayo mabasa. Meron tayong very interesting na topic, no, na ibabahagi sa atin, no, ng mga nakausap nating mga project trainees, no, from SCPW or Society for the Conservation of Philippine Wetlands. So alamin natin, let's go. Hola, so nandito nga tayo, no, sa pavilion nila. Sobrang na-curious ako doon sa kinikwento niya about dito sa tinatawag nilang green filters, no, green filters. So we will try to be as simple as possible, no, yung mga terminologies natin para mas makarelate yung mas nakararaming nanonood. Si Leo, dito sa left side ko. At may isa pa tayong kasama, wala nga lang microphone. Si RA, no, didiscuss nila sa atin kung paano nag-work yung green filter na tinatawag. Basically, para magka-idea kayo,
yung dumi ng mga tao. Yes, dumi ng mga tao, mga pasintabis ang mga kumakain, mga jebs, mga ihi, at kung ano-ano pang dumi galing sa tao ay nafi-filter nila at nalilinis nila. Para maiwasan natin, kasi ito pong Pangil River, nakakonekta siya sa Laguna Dibay. So para maiwasan natin na ma-pollute at madala yung mga duming yun papunta sa Laguna Dibay natin, sa Laguna Lake, ang biggest lake natin sa Philippines, meron silang tinatawag na green filters dito. Alamin natin kung ano ibig sabihin nun. So paano ba nangyayari itong green filter na to at ano ba ito? Lahat ng mga dumi ng sa septic tank ng mga bisita dito sa Pangil River Ecotourism Park ay dumediretso dito sa aming green filters. Maipon muna sila doon sa ating septic tank. Tapos, dediretso na siya dito sa mga cells ng ating green filters. Mm-hmm. Ang una nilang pupuntaan ay yung cell 1. Dito lang namin pinapastay o inoculation ang tawag sa scientific term ng mga microorganisms. At ito yung mga microorganisms na magbe-breakdown ng lahat ng dumi doon sa ating mga CR. Ito yung mga mikrobyo na tinatawag natin. Oh. Meron palang mga gagandang mikrobyo, di ba? Makakatulong sa atin. Example yung mga yeast, actinomycetes, na sobrang kaya nilang mag-breakdown ng mga mas hazardous na mga yung alam nating makasama sa kalusugan ng mga tao. Kaya i-breakdown. Di, alam naman natin, di ba, na madumi ang galing sa septic. So, kailangan nilang ano. At magiging mas readily available yung nutrients pataba rin sa lupa ang dumi. Aha. Para sa mga halaman na nandun na sa mga susunod na cells. Yes. Hindi lang natin nalilinis yung tubig. Nagagamit pa natin yung byproduct para pampataba sa mga halaman. Sa mga halaman. So, dual purpose pala yun, no? Kumbaga, hitting two birds with one stone. Yes. Pero bago yan, may idea ka ba kung gaano karaming dumi yung napupunta sa Laguna Dibay natin, Laguna Lake, taon-taon? May idea ka, rough estimate? Base sa data ng LLDA noong 2022, di ba nangyari noon ang pandemic, global pandemic? Yun yung patapos na, Says na tumaas yung naging reading nila sa mga stations ng water testing facilities all around Laguna Dibay noong time ng pandemic. Mm-hmm. Meaning, tumaas yung fecal coliform or yung dumi na nanggagaling sa residential area noong panahon na madaming tao nasa kanilang mga bahay. At bumaba ulit noong nawala na yung pandemya. Yeah, so makikita mo dito na may problema tayo actually pagdating sa pollution tsaka sa dumi na napupunta sa Laguna Lake. Alam mo naman natin maraming nakikinabang sa Laguna Lake. Opo. Nandyan yung mga pangkabuhayan. So gusto lang nating nakita ko kasi dito na grabe pala yung dumi na dumadating doon galing sa mga tao, kahit mga plastics, di ba? Mm. So ang daming basura basically, basura ng tao. Whether galing sa katawan ng tao or galing sa artificial na pamamaraan, ang daming pupunta sa Laguna Lake. So as much as possible, sana nakakatuwa na meron tayong ginagawa para makabawas doon, di ba? Okay, so tapos na tayo sa mga filters nga ng mga graba at kung ano-ano pa. Tapos na tayo sa anaerobic filters, no? So na-breakdown na ng mga mikrobyo. Ngayon, ano namang matitira pag na-breakdown na nila? Di ba alam natin yung parang distinctive or yun na amoy kapag merong patay or bulok. Okay. Ammonia, yun yung tinatawag natin. Ammonia, okay. So gagawin na nating nitrogen gas, yung denitrification dito sa ating... Denitrification yung tawag. Tara, let's go! So pagkatapos nan, meron pa tayong additional na filtering dito. Kung saan may makikita rin tayong mga bags ng CRH dito sa ating anoxic filter. Denitrification process ang nangyayari dito sa cell 2. At pagkatapos nan, yung tubig na nanggaling sa cell 2 ay dediretso na sa ating mga halaman. Okay. So denitrification kasi tatanggalin mo nga yung nitrogen na which is yung babalik natin ammonia sa gas. And kaya ganun yung ginagawa natin. Ito yung nangyayari sa natural world or sa environment natin na kung paano bumabalik sa atmosphere yung nitrogen na nanggaling sa mga organisms or lahat tayo. Meron tayong nitrogen. Mga organic matter. Uh-huh. So ngayon natanggal na yung ano, yung nitrogen, yung ammonia. Ang pupunta na dito sa halaman. Opo. Tapos nakuwento mo kanina, may mga ahas dito? Oo. Ano so, nangyayari? Kuwento mo. Parang kagaya yun sa ating biomimicry. Kasi parang gagayahin natin kung ano yung mga nangyayari sa wetlands talaga. Ah. Wetland environment. Ah. Dahil kapag nakikita natin may mga nagtatrive na hayop, alam nating safe yung tubig na nandyan. Safe yung kung ano yung paligid nila. Kasi nga gusto nga nilang pumunta gusto doon. Gusto nilang pumunta so, doon sa mga halaman. Parang namimimik na or nagagaya yung condition dun sa kanilang tirahan talaga. Tirahan. Okay. So, for example, may makita tayong paniki dun sa... Ayun, may paniki dun, no? Tulog na paniki. So, palaka, meron din ditong duwanda po palagi. So, tapos, ang mga halaman na tinatanim namin dito,
mga pinili talaga namin na makaka-survive syempre sa isang wetland ecosystem. Yung kahit malubog sila sa tubig, kung anong photos na tubo siya gumagapang na sa mga wetland ecosystem. Ano yung halaman, mga halaman natin? So, ayan, photos. Ito, vetiver, ang unti lang. Tapos yung mga lilies natin. And meron din kami mga kinuang halaman na nandito lang din sa Eco Park. Kasi alam na nating makaka-survive sila dito sa condition ng environment sa Eco Park. Ito, naiiwan dito yung mga dumi. Opo. Tapos yung mas malinis na tubig, papalinisin pa po natin. Imagine mo, ilang stages ng ano yan, no? Filtration yun. Okay, next dito ay aerobic filter na. Punta naman tayo ngayon sa cell number 4. Tama ba? So basically, ang cell number 4, 5, 6 at 7 ay vertical subsurface constructed wetland. Kung saan, dito na natin itatanim yung mga halaman na mag-filter mismo ng tubig na papadiretso dun sa drainage na dediretso sa Pangil River at Laguna de Bay. Kukunin nila lahat ng dumi palalo na filter na nga natin, ipifilter pa natin lalo gamit ang mga halaman na nakatira talaga sa wetlands. So, tulad ng? Ano mga halaman na nakatira sa wetlands? Mga peace lily, canna lilies, anthuriums, birds of paradise, ganoon ang mga nakuha rin namin dito sa around the Eco Park. So mga halaman naman ngayon ang i-filter dito. Dual purpose din. Di ba, na-filter nila ang mga tubig. Sila rin ay mayroong mga ornamental properties or maganda tingnan sa ano, ng mga namumulaklak na halaman. So aesthetic nga, kumbaga. Aesthetic din. Kasi syempre, Eco Park tayo eh. Kailangan magaganda rin yung mga makikitang halaman ng mga turista natin. So, yun ang cell number 4. Nakakatawa, no? Makita mo yung stages kung paano no, napapalinis palalo yung tubig. Okay, so sabi mo nga 4, 5, and 6 ba? 6 and 7. Diretso na doon. Diretso na natin. Sige, diretso tayo. Ng mga halaman. So, yun na nga yung huling stage na sa cell 7. Doon na yung outflow ng tubig natin. Tapos, ang diretso niya ay yung sa halaman din sa Eco Park. Diretso siya sa lupa noong ating Eco Park po. Ah. So, yun yung benefits na mabibigay sa atin itong filtration system na ito. So, naalala nyo yung river, yung Pangil River. Nakita natin yan, di ba? Hanggang doon sa pinuntahan natin, kita mo yung napakahabang river na yan. Yan, dyan dumadalo yung galing dito. Galing dito sa Eco Park na yon, dyan din dumadaan yon. At eventually, nararatingan niya yung Laguna de Bay. So imagine mo, kung malinis na yung tubig mula pa lang dito na nafifilter natin, malinis na yan dadaan dun sa nakikita yung river na yan at papunta nga sa Laguna de Bay. So nakakatawa, no? At least, kahit in our own little ways, may nagagawa tayong ganyang klaseng pagtulong sa pagpe-preserve ng kalinisan ng ecosystem natin, basically ng environment natin. Kahit nga dito, kahit magsimula tayo dito. Kasi ang daming ganun, di ba? Parang ang hirap naman, ang hirap linisin kasi ganyan-ganyan, etc. Yes. Kung puro excuses tayo, wala mangyayari. So, kung ano yung kaya mo lang gawin, kahit in your own little way, maganda magawa mo yon. And nakakatuwa na meron tayong ganito dito sa Pangil, Laguna. Okay? Nakakaalam, SCPW is Society for the Conservation of Philippine Wetlands. So napakalaki po nung ginagawang tulong ng organization na to para mapanatili nga at maalagaan yung mga wetlands natin. Kasi kailangan natin talagang alagaan si Mother Nature, no? And this is one aspect pa lang to. Pero itong aspeto na to, tingin ko kung lahat ay may inspire, lahat ay kagaya, tingin ko malaki ang maitutulong natin. Mas malaki ang i-contribute natin sa pagpe-preserve ng environment natin. Alright, so yun. Thank you so much ulit. Salamat naman. Marami. So, salamat na marami. Marami akong natutunan and ngayon, mag-enjoy naman tayo. Punta tayo sa falls. Let's go! Magte-trekking tayo na meron palang river crossing. Mga 11 feet down na river crossing. Pero meron tayong life vest. Ito na, ito na. 25 to 30 minutes down. So, one way. Parang mga kinakabana. Okay, let's go. So, may dala tayong phone. Kasi nga, nagdadalong isip ako actually kung dadala pa tayo. Kasi mababasa. Pero may dry bag naman daw sila. Tsaka sayang yung photos eh. Iba pa rin yung photos ito. Ready, ready? Let's go! Climatic check ha, sir. Climatic check! Climatic check! Yeah! Dito pala yung daan doon. Ah, so 400 for 5 people maximum. Kapag 6 na, magdadagdagan ng 75 pesos. Okay, yun. Yun ang rates natin, mataristas. Okay? Not bad. Let's go. Ah, ang lusong daw. Okay, exciting yan, exciting. Bakit tayo magbasa? Yan, kaya pala. Okay. Ah, campsite. Ito yung campsite. Ito yung campsite. Ito yung campsite.
So pwede rin kayo mag-camp. Magkano ang pitching fee, kuya? Sandala po siya pag may dala. 100 pag may dala. Kapag magre-rent ka ng tent? Ano po siya, 500 po. So 500 pesos may kasama ng tent. Tapos plus yung entrance, no? Take 65 doon sa entrance. Oh. Tama. Okay. Tawirin pala talaga natin yung Pangal River din. Isang portion ito. Yes. Time check. Kanina nag-start tayo mga 2:07. So ito na raw yung barkong bato. Barkong bato hanggang dito daw yung 65 pesos niya. Para ang bakabaw niya na. Nagtatalo na sila, oh. Malapit na raw, malapit na sa kalahati. May mga napangay na ba doon, kuya? Wala pa. Wala pa. There's always a first time, eh. Backway na po tayo, tinatawag namin biyak na ba to? Pinakamalalim kong part, 15 feet po yung gitna niya. 15 feet? Dito natin po mag-start yung Crescent River po natin. Ano ang gagawin, kuya? Saan tatawid? Ayan po, sir. Asa, mababaw lang? Mababaw lang po yung simula natin. Simula? Opo. Kala ko yan na yun, eh. Okay. First time na pala, bali 6 na beses po tayo magkaorasan dali. 6? Yes po. Mga adventure talaga. Wow! Labig ka. Woohoo! Labig yung tubig. Woohoo! Woohoo! Expect, to be honest. Ala ko, puro hike lang. Tapos falls. Yun na. The usual walk and swim. Ito may thrill. Ano? May bato. Masakit, masakit. Masakit siya. Ganito ka lang yan. Okay, walang pato dyan. Maliliit lang. Walang huli pa yung bato. Maganda sandals nga. Or kahit ano. Pangalan nito. Okay lang, papa. Thank you. Aqua shoes. Okay yun, aqua shoes. Or yung sandals nga na maraming straps. Kasi pag ganito, para mapipigtal, eh. Yan, ganyan. Okay yan. Sa akin, malito din siya. Tayo galing. Hanggang saan to? Bewang? Hanggang dibdib po. Hanggang dibdib? Hanggang dibdib dah. Ano yung buntot ka? May buntot ka na buhaya! Paalala po, makakunan yung mga life vest ha! Ngayon ba lang yung una, kuya? Lamig! Lamig! Hindi ko ma-imagine yung ano nito. Yung 11 feet. Malaking ba to? Okay, okay. Thank you, thank you. Balance, eh. O motorista, sa pahilig ko sa adventure, meron lang ako weakness. Too big. Yun ang weakness ko. Kasi ilang beses na tayo nag-attempt na mag-aaral. Hindi natin ma-overcome ang fear. Kasi ilang beses na tayo magtigan. Anyway, yan ang gusto ko, yung that you will be facing your fear. So harapin natin yan. Nakatawa din yung mga comments ng mga guides. Para ngingitiin ka. Ay, ito na, yung malalim. Ito yung malalim. Pang-apat pa lang yan, malalim na agad. What the heck? Malalim. Masaya pa, masaya pala ako. Nagtataka ako ngayon bakit konti lang yung napapanood ka na ganito. Ang saya pala dito. Sobrang thrilling, motoristas. So pag pumunta kayo dito sa Pangil, huwag na huwag niyong mamimiss to. So anim yung matatawirin natin. Nakakapat na tayo. Dalawa pa, dalawang malalim pa. Pero ang ganda, oh. Wow! Ganda, oh. Papalpa na tayo. Dalika na lang. Ay, bakit ka dito? Ako naman mapapakit. Wag mong buka.
Okay, our turn. So lumulubog na kasi siya, kaya 2 batches. Ganda. Pero kung hindi pa ito yung naano ng bagyo, sir, kaya siya kayo-kaya nito lahat eh. Ah, gano'n? Nasira ba ng bagyo? Yes, sir. Yung isang malalim na pinawidan niya dito, sir. Ano yan? May balsa talaga dun, sir. Yuhuuu! Ganda dun, no? Aria! Yes. Yun yung puno daw na ano, na bumagsak gawa ng bagyo. Dito sa Pangil, meron kasi service yan na. So enjoy nyo na, may ibang batch na. Ayun o, may isang batch na. Okay, see you doon sa labas. Let's go! A few minutes later. Alright, so nandito sa harap natin si Sir Richmond, no? Siya ang general manager nitong prep na tinatawag natin or Pangil Eco Park, no? Ngayon, nakakatuwa kasi at least naikot na natin yung ano, kahit papano, hindi pa man lahat. Nakapag-trek na kami, sir! Nakakatuwa, sobrang ganda na experience namin. Pero sir, para sa mga hindi pa nakaka or first time pa lang marinig to or hindi pa nakapunta dito, in very briefly, ano po may offer ng prep? Pangil River Eco Park, yes sir. Magandang araw sa inyo. Yung ino-offer namin dito sa Eco Park, makikita nyo dito ang pinakasikat na Ambon-Ambon Falls. Mararating nyo siya sa pagka-trekking nyo. Meron kaming Eco Trail. Pagdating nyo doon, makikita nyo ang falls namin na 30 feet ang taas niya. Then makikita nyo na umaambon, paambon-ambon siya ng konti-unti. Then isa yun sa mga activity namin. At meron din kami ditong mga river tubing. Mababaw po yung tubig namin. Pagka season na ganito, nagkakaroon kami ng river tubing. Nakasakay kayo sa rubber tires. Then sa Rapids, ayun, magpapa-agos kayo doon.
then yan, hanggang sa mula starting point niya sa Barkong Bato, then last dito sa May Hanging Bridge. Ayun, ang saya. So anong months na ideally na pwede mag-tubing? Siguro mga October to December. Ayos, so malapit na pala. Yes. Ah, nice, nice, nice. Ayos. Gaano kalaki sir yung area and kailan ba ito na-found? Founded siya 2009, then ang area nito ay almost 13 hectares. Iniimitahan po namin kayo na pumunta, dumalaw at makita ang kagandahan ng Pangil at syempre ang ipinagmamalaki naming Ambon-Ambon Falls. Alright, maraming salamat Sir Richmond, maraming thank you po, salamat sir. Po The name Ambon-Ambon comes from the Tagalog word drizzle or light rain as visitors experience a misty spray from the falls even before reaching them. Gaya ng nakita nyo, isang adventure para marating ito gaya ng trek at river crossing. Kakaiba din dito ay napapalibutan ng matataas na bato ang lugar, kaya parang very private ang vibes. Ang tubig nito ay galing pa sa kabundukan ng Sierra Madre. And we're back! Kumusta? Kumusta ang experience? Manalo, manalo. Ha? Ano? Kasi ano, first time kong sa falls ng ganong kalapit. Mm. So, although meron sa amin, kaya nga lang hindi ganon na ganong kalakas yung yung bagsak ng tubig. Yung mga hindi sumama, no? Yung mga hindi sumama? Talo. Maingit na lang kayo sa video. Yeah. Pag napanood nyo, no? Thank you. Salamat ulit. Salamat, brother. Sana makapag... Mas marami pang bumisita dito. Sure, bisitahin nyo lang to. And sana makapag-ride. Pag-ride ka na din. Oh, mag-aaral na po mag-motor. Oo. Oh, tsaka bibili na rin siya ang motor. Ikaw, brother. Kamusta? Ayun, ayos lang Sir JT and hindi ko expect na may ganito talaga dito. Wala pa subo. Pero magandang naman, magandang problema 'yon. Kasi saya eh. Concord ko yung peer ko sa sa tubig. Ayos. Thank you. Ikaw, brother. Ayos, salamat sa nakasama ko sa ride na to. Akala ko hindi pa ako makasama eh. Yeah. And salamat din sa nagpahiram ng tsinelas kundi din makarating din sa sa malls. Ayos. Okay, thank you po. Thank you, brother. Nice having you. Ayan. Ikaw, brother. Experience mo? Ano? Ayos. Hindi, ilang beses ka na dito. Ilang beses na pero hindi nakakasama magpunta. Tama, tama. Enjoy, ano? Ambon-Ambon Falls. Ito, rider na rin talaga to. Sana ride po ulit tayo. Ito pala si Dams. Oh, ikaw, kumusta ang tulog mo? Yung tulog. Natulog ka, di ba? Hindi, habang nagpunta. Habang tumatalo kami sa mga falls, ikaw natutulog ba? Hindi, naligo ako din. Ang lamig ng tubig. Hindi, pareho lang naman yung tubig na yan. So, baka umihi kayo rin. Hindi, ang sarap po dito. Maraming salamat po mga motorista. Soon, sama kayo. Yeah. Sama kayo. Ang ganda dito, maganda. Punta na kayo dito. And isama nyo ito sa bucket list nyo. Madaling motorin. Tapos yun, kompleto. Mag-overnight kayo. Ang suggestion ko, pwede kayo mag-tent. May mga rooms din dito. Ang daming pwedeng gawin dito. Ang daming activities. Di kayo tatama rin. No, from the falls. Tapos mag-simpa kayo dito ng relax, pang-relax, no? Kasi yung magpahapon, very serene. Enjoy nyo lang yung swimming dito sa baba naman. May mga kubo, pwede kayong kumain. Ang dami nyo pwede magawa, okay? Alright, sige. Mag-tampisaw naman tayo dito sa baba. Basa na rin lang naman tayo. Let's go. Woo! Ito na naman. Lamig na naman ito. Lamig na. Dito. Yung hanap nyo or bonding with friends. Gandang lugar to. Actually, pwede nga, walang problema sa pagdadala ng food.
may mga umiinom kanina dito, pero syempre, drink moderately, tsaka yung kaya nyo lang i-manage. Yeah, may mga ihawaan, pwede ka magluto dito. So, very free. Chibugan! A few moments later. Alright, so nakapag-freshen up na tayo. Ayan, bihis na tayo. Tuyo na ulit. So, ito yung mga motor natin. Dahil nga, naubos na yung mga tao dito. Mga nag-dator lang kasi. Nilipat na namin yung mga sasakyan. Ito, magkakatabi na kami dito. So, yun nga, pwede kayo mag-dator lang and pwede mag-overnight. Okay? So, baka nandun na yung food. Puntahan natin. Let's go. So, nung bumaha daw ng bagyo, hanggang dito daw, sa swimming pool yung tubig. By the way, dito pala, no, dito sa area na to, mayroong parts na walang signal talaga. Kaya pili na lang kayo ng spot. Doon sa malapit sa entrance, may signal. So just so you know, para kung may mga kailangan kayo updates. A few minutes later. Yun na. Bakit dito na tayo bigla? Ayos ah. Wala pa yung food pala. 6 o'clock naman yung sabi natin, no? Magsisignal pala. On the way na. Ayos. Ayos ba? Maliwanag dito. Tuyo na rin kayo lahat. Fresh na fresh. Fresh na fresh. Hello po. Ayun, dumating na yung food natin. Tapos magdala kayo ng, ano, ng insect repellent. Kasi obviously, expected naman yan kasi nga maraming halaman. Malamok. May dumating dito. May nagpadala. Si Miss Jen daw. Ito pa kukuha. Galing po kay Ma'am Jen at kay Ma'am Christine de Ramos, umiyari po ng store. Kay Ma'am Christine de Ramos. May dito escape po. Ma'am Christine, thank you po. Thank you. Thank you po. Thank you. Salamat. Shout out po. Shout out, Ma'am Christine. Wow, pasta o. Kung tagal na Laguna kayo, ayan. Kato homemade pizza. Moment of truth. Paano, hindi kayo sumama? Yeah, hey. Wow! Ay, ganda. Ay, ito yung parang spinach. Parang all shit na naman ah. Oh, para, di ba? Parang may shrimp and ano to. Grabe, ang bango! Okay, next flavor. Ito naman is beef, tama? Beef, sir. Beef. Ay, wow! Grabe naman yan. Ano? Garlic shrimp yung isa. White truffle. White truffle, ako akin na to. Wala nang gagalaw, ako na lang, akin na to. Truffle, paborito ko truffle. Voila! Parang dami cheese yan. Alright. Ayun, oh, may dumating. Halika, halika. Tuloy ka sa aming pavilion, Nox. Kamusta, kamusta, hello. Kamusta? Kamusta? Thank you sa ano ha? Thank you sa... Grabe, nag-abala ka pa ng food? Grabe naman. Thank you. Sir, nakakatuwa kasi nung inano ko yung pizza, sabi ko, pakidala sa dito. Kasi tinanong ko kung nagde-deliver. Sabi ko, Motor Pilipinas, kilala ka. Tomorrow. Good morning! Good morning! Good morning! Kamusta? Sarap ba tulog? Malamig daw, malamig. Malamig na tulog. Sarap. Actually ngayon, makulimlim na. Malamig. Nakarinig na, nakarinig. Kamusta ba pa? Alright, so magkakape na tayo ngayon. Hanap tayo ng kape, meron daw doon sa baba. Tara, mali ko sa umaga. Ay, nakakita ko nung crab light, yung maliit na talangka. Mm. Doon. Meron doon. Kinipit ka. Hindi, natakot nga sa akin. Yan tayo itsura niya pag walang masyadong tao. Ayun, so, meron daw tubing, no? Kinikwento nga mula dun sa ano pa lang Barkong Bato hanggang diyan pa ganun sa ano hanggang dito sa may ilalim yata ng tulay. Ano sir, medyo mababaw yung ano eh. Oh, hindi. Puro bato yung tatamaan natin diyan. Hindi pa na ano, naayos. Kasi may barabara doon, no? Gawa nung mga naayos, sir, nahawi na yung buong bato niya. Pwede na. Kasi di ba nung bumagyo yata na nagulo siya, no? Nagbalikan sir yung ano yung mga bato, no? Yung mga bato sa pesto. Kaya ganyan. Kaya makikita nyo, ayan o. Puro bato. Nakaka-relax. Grabe, motorista. Nakaka-relax dito. So, ito yung entrance. Tapos, pagpasok nyo dito, ito yung hanging bridge. Meron dito sa right side, konting trivia lang. Ito yung pulverista. Basically, ang pulverista, ito yung paggawa ng? Gawa ng pulbura. Gawa sa adobe. Ang lalaking bloke niya, no? Anong taon kaya ito, ano, na itayo or ginawa? May idea ka, kuya? Panahon ng ano pa to? Kasi... Hapon pagkastila po eh. Oh, tingin ko, ano, kasi pulbura pa lang eh, di ba? Merong Japanese tunnel dito sa baba. Andiyan yung Japanese tunnel sa baba, motoristas. Pero, actually, natakpan na yata yan. Natakpan na nga ba? Or nasara? Sarado na. Yung makikita nyo, napaka-rich, no? Napaka-rich sa history itong lugar na to. Kita mo pa, maraming mga ancient, eh, no? Mga sinaunang mga structures dito. Again, ito yung pulverista. Okay, baba na tayo. Let's go.
Parang ano lang, parang polvorista. Motorista. Ito yung isang access pa o para sa mga ito, sa mga cottages. Meron mga dumadating dito madaling araw. Kagabi, actually, hindi, tama, kagabi. Siguro mga 8 p.m., 9 p.m. may mga dumating na isang grupo galing Calamba, Laguna daw. Yun nga, yung iba dito na nagstay, kumuha na lang ng cottage, yun na sila natulog. Tapos yun na, early morning, nagtampisaw na sila ngayon. So, mauban Quezon daw galing yung, ayan, yung mga tubig niya, running water. Nakakatawa, no? Napaka-peaceful, lalo na sa umaga. Sarap, sarap sa umaga dito. Sarap gumising dito, motoristas, to be honest. Pwede rin pala itong rentahan, kuya? Opo. Magkano naman rentan nito? 1-2 po. Wow! Ano, 12 hours? 1-2. Ayos, ano? Ito talaga yung nature na nature. Nipahatas ka, tabi mo lang yung river. Eternity later. Yeah, so hiniram namin tong thermos nila. Tapos murder na lang kami ng mga kape, mga sachet. Para dito kami sa tabi magkakape. Ayan, no? Yung narinig mo yung body. Sarap, no? Nakaka-relax talaga. It's been another awesome ride and adventure with the motor team. Sobrang nag-enjoy na kami sa Pangal River Eco Park. Marami pa kaming natutunan sa pangangalaga ng kalikasan natin, particularly ng Pangil River na isa sa mga wetlands sa Pilipinas. Speaking of wetlands, we would like to thank the Society for the Conservation of Philippine Wetlands or SCPW for assisting us in this trip. We would also like to thank Ramsar Regional Center, East Asia for making this tour possible. May you continue supporting projects that promote the conservation of our planet's natural resources. Thank you again Sir Richmond for letting us enjoy the park at talagang babalik kami dyan. Salamat din sa mga nakasama natin sa motor team at syempre sa mga motoristang nanonood nito. Kita-kits sa susunod na adventure. Once again, this is JT of Motor. Adios motoristas!